kailanman di magdidilim. Pagkat laging magniningning ang liwanag niya sa atin. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumainyo rin. Welcome po mga kapatid sa Dambana, sa Pamansang Dambana at Parokya ni San Pio dito po sa Santo Tomas, Batangas. Welcome din po sa ating mga taga-subaybay online. Sabay-sabay po tayong manalangin sa tanghaling ito. Magpasalamat sa Panginoon at hilingin ang mga biyayang ating kailangan sa ating mga buhay. Sa ating ebanghelyo, ating maririnig ang pagbisita ni Maria kay Elizabeth na punong-puno ng kagalakan. Ito ay bahagi ng kanyang responsibilidad bilang nananampalataya at nagtitiwala sa Panginoon. Naway maging huwaran natin si Maria sa ating pananampalataya sa Panginoon upang maging ganap ang ating pagtawag sa Kanya sa ating mga pangangailangan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong sambayanan upang ang kagalakan sa pagdating ng iyong nagkakatawang taong anak ay magdulot ng gantimpalang buhay na walang wakas kapag siya ay nagbalik ng may kadakilaang lantad sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng awit ni Solomon. Ang tinig ng aking mahal ay akin ang naririnig. Mga gulod tinatahak upang ako'y makaniig. Itong aking mangingibig ay katulad niyong usa. Mabilis kong kumilos, ang katawan ay masigla. Sa tabi ng aming pader, naroroon lagi siya. Sumisilip sa bintana para ako ay makita. Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang tinuran. Sa akin ay sumama ka, halika na aking mahal. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain at ang tagulan ay natapos na rin. Bulaklak sa kaparangan, tingnat namumukadkad na. Ito na nga ang panahon upang tayo ay magsaya. Sa bukid, ang mga iboy humuhuni, kumakanta.
Yoong mga bungang igos ay hinug ng para-para, at ang mga punong ubas sa bulaklak ay hitik na. Tayo na nga, aking mahal, sa akin ay sumama ka. Ika'y parang kalapati, nagkukubli sa batuhan. Halika at ang ganda mo ay nais kong mapagmasdan. At nang akin ding marinig, ang tinig mong dinintuan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Panginoo'y papurihan ng tapat niyang sambayanan. Panginoo'y papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Panginoo'y papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginoo'y Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Panginoo'y papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon, Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya kami natutuwa, sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Panginoo'y papurihan ng tapat niyang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Emmanuel, hari namin, halina't kami sa gipin, at utos mo'y tutuparin. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Hodea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggo sa kanyang tiyan. Napuspos na Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggo sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang pinagsasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang tanghali po sa ating lahat. Magandang tanghali po, Father. Magandang tanghali sa mga kapatid nating nasa online na nagsubaybay sa misang ito dito at sa iba't ibang bansa. Ang ating ebanghelyo ay pumapatungkol sa pagbisita ni Maria kay Elizabeth. Sa Ingles, ito yung tinatawag nating The Visitation of Mary to Saint Elizabeth. Kahapon, ang ating ebanghelyo ay yung tinatawag nating The Annunciation, ang pagbabalita ng Anghel Gabriel kay Maria na siya ay maglilihi at manganganak na isang lalaki at pangangalanan niyang Emmanuel. God is with us. At sa pamamagitan din ng pagbabalita ng Anghel, nalaman ni Maria
na si Elizabeth, ang kanyang matandang pinsan, ay naglilihi at nasa ika-anim na ng buwan ng kanyang paglilihi. At alam natin si Elizabeth ang magiging ina ni San Juan Bautista. Si Elizabeth at si Maria ay matalik na magpinsan. Kaya naman matapos ang pagbabalita ng Anghel Gabriel, ay dali-daling pumunta si Maria sa kanyang pinsan sapagkat sa kanilang tradisyon, kapag ang isang babae ay naglilihi o nagbubuntis, kailangan alagaan siya ng isa sa mga kapamilya sapagkat madalas ang mga kalalakihan ang naghahanap buhay. Bawal kumilos ang mga babae noong unang panahon. Bawal sila ang magtrabaho. Bawal sila ang magbanat ng buto. Kaya kailangan tulungan sila habang sila ay nagbubuntis ng isa pang kamag-anak na babae. Kaya naman, nalaman ito ni Maria, siya ay pumunta sa Burol, sa bundok, kung saan nakatira si Maria, si Elizabeth. Bakit mahalaga ito kay Maria? Sapagkat batid niya, unang-una, si Elizabeth ay matanda na. Ayon sa mga dalubhasa sa Biblia, kung ipapalagay natin sa panahon na ngayon, ang edad ni Elizabeth ay nasa pagitan ng 70 to 90 or 80 to 90 years old. Kaya sabi ni Maria, manganganak pa kaya si Elizabeth? Pangalawa, binanggit sa Ebanghelyo kahapon, si Elizabeth ay baog, hindi manganganak. Kaya sila nakatira sa malayo, sa Burol, sa bundok, dahil sa kanilang kapanahunan, kapag ang babae o ang lalaki ay baog at hindi makapanganak, sila ay tinuturing na may mortal sin, may kasalanan sa Diyos. Kaya sila ay ina-outcast. Kaya para kay Elizabeth, isa itong biyaya. Kaya nagtanong din si Maria sa anghel nung binalita sa kanya na siya ay maglilihi sapagkat alam niya na imposibleng mangyari ito dahil siya ay dalaga. Wala pa siyang asawa. Mapapangasawa pa lamang siya ni Jose. Ang tanong niya, paano ito mangyayari? E ako po ay dalaga. Sabi ng anghel, lililiman ka, lulukuban ka ng banal na Espiritu Santo. At pinaalala ng anghel sa kanya, natatandaan mo ba si Elizabeth na iyong pinsan na matanda at baog? Siya ay nagdadalang tao ngayon. At dugtong ng anghel, sapagkat walang hindi mapangyayari sa mata ng Diyos. Kaya dali-dali siyang pumunta at inalagaan si Elizabeth. At nang magkita sila, natuwa si Elizabeth sa pagkikitang yaon. Ang misteryo ng pagkakatawang tao ay dumapo sa mga ordinaryong tao na may ordinaryong pamumuhay, si Maria at si Elizabeth, who have the willingness to respond to God's call and the openness and generosity to do God's will. Sa ating narinig na ebanghelyo mula kay San Lucas, inihayag niya kung paano ang dalawang hindi naman kilalang mga kababaihan ay nagtagpo upang ipagdiwang ang kabutihan at katapatan ng Diyos. Sa ating ebanghelyo mga kapatid, ang isang pagkahulugan ng pagkadisipulo ay ang marunong makinig sa salita ng Diyos at maisabuhay ang mga ito. At ito ang ginawa ni Maria. Siya ay naging perpektong disipulo at modelo ng pananampalataya. Sa kwento ng ating ebanghelyo, makikita natin kung gaano kasensitibo si Maria sa pangangailangan ni Elizabeth. Ang kanyang nakatatandang pinsan na nagdadalang tao
sa kabila ng kanyang katandaan, sa kabila ng kanyang kondisyon na siya ay baog. Mayroong kasabihan, ang sino mang nasa gitna ng sunog ay hindi mananatiling nakaupo lamang. Ito ang pakiramdam ni Maria nang malaman niyang siya ay nagdadalang tao kay Jesus, lalang ng Espiritu Santo, at nang malaman niyang si Elizabeth ay nagdadalang tao din. Siya ay nagpunta sa tahanan ni Elizabeth. Ang maging isang banal ay parehong kaligayahan at may kaakibat na gawain sa sanlibutan. Kaya ang kagalakan ni Maria nang manahan sa kanya si Jesus ay may malaking kaakibat na gawain para sa sangkatauhan. Mary was granted the blessedness and privilege of being the mother of God, the Son of God, yet that very blessedness was to be a sword to pierce her heart. One day, she would see her son hanging on the cross, die and buried. Ang kasiyahang dulot ng kanyang pagtanggap kay Kristo ay may kaakibat na sakripisyo. Masasaksihan niya ang paghihirap at kamatayan ng kanyang anak. Kaya ang piliin at pinili ng Panginoon ay parehong may korona ng kasiyahan at ang krus ng kahirapan. Tayong lahat, mga kapatid, ay pinili ng Diyos hindi upang mabuhay lamang sa ligaya, sa sarap at komportableng pamumuhay. Ito ay may kasamang sakripisyo. Kapag tayo ay nagtatayo ng pamilya, hindi sarap, hindi lamang komportable, pinaghihirapan, pinagsasakripisyuhan, naghahanap buhay para sa pamilya. Kapag ninais nating tayo ay gumaling, ito ay may sakripisyong dulot, may sakripisyong kailangan gawin. Sundin ang mga bagay upang tayo ay gumaling. Kapag nais nating pumasa sa mga exam, kailangan nating mag-aral, sakripisyo para sa kinabukasan. Kaya walang buhay na walang sakripisyo. Kaya kung mapapansin natin, palaging may pagsubok. Ngunit ito ay upang tayo ay makatugon sa kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng ating pagsusumikap para makamit ang nais ng Diyos para sa ating buhay. Upang magsumikap, maging bahagi sa kaligtasan ng bawat isa. Ang sinasabi sa ating Ebanghelyo, tulad kay Maria, tayo rin ay mahalagang mayroong active participation and cooperation sa mga bagay na nais natin. Kapag tayo'y nanampalataya, mayroon tayong responsibilidad na palaguin ang pananampalatayang ito. Palaguin ang pananampalataya ng mga bata, ng mga anak, sapagkat ito ay bahagi ng ating sakripisyo sa pagyakap kay Kristo. Sa ating buhay, kahit mahirap, dahil niyakap natin si Kristo, naroon ang sakripisyo. Ngunit, ang biyaya ng Diyos ay palaging nariyan sa ating lahat. Mahalagang makita natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay, ang Emmanuel, ang siyang darating sa Kapaskuhan. At sabihin natin na tayo ay handang tumugon sa Kanya tulad ni Maria. Mapakita din natin nawa sa ating kapwa ang ginawa ni Maria kay Elizabeth. Ang pahalagahan ang bawat isa, ang kahalagahan ng presensya ng pamilya, ng kaibigan, ng trabaho, ng biyaya ng Diyos sa ating buhay, sapagkat hindi ito mapapasa atin habang buhay. Ito ay mayroong hangganan. Kapag hindi natin inilagaan, hindi ito aabot sa dulo ng ating buhay. Ito ay mawawala sa atin. We can make a real difference in the lives of others today by carrying Jesus to them.
mapakita sa kanila ang biyaya ng Panginoon sa kanilang buhay. Nawa tayo ay maging tulad ni Maria at Elizabeth, tanggapin ang biyaya ng Diyos, ang nais ng Diyos, kahit minsan ay imposibleng mangyari sa atin. Harinawa. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagdating ng buong Diyos, puso'y linis, sinalubos, tuwa't gala, tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang mga pangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay na iyong sambayanan. Ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang ihain ay siya nawang gumanap sa iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Siya ay isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang pakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan, dinarakilan ang lahat, ang naparito mo. Siyang nagmulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakat, at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin.
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa sa amin. At huwag mo kaming ipahin tulad sa tukso at niyanya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama.
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kaganapan
ng iyong kaharian. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Panginoon, tingin mo ang karaingan ng iyong bayan. Umaasa sa iyong pagdating at sa dulot mo kasagtasan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang ng iyong sambayanan ay siya nawang magtaguyod lagi sa tanang nagdiwang upang sa pagsamba sa iyong kadakilaan, makamtang masagana ang ganap na kaligayahan at kagalingan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo sumandali para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrims Information Record Book na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaalad din ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW
at mga kasama ninyong foreigners. Doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, para sa ating tuwirang paghahanda sa Kapaskuhan, ang oras po ng Misa de Gallo ay sa ikaapat at kalahati ng madaling araw at ang simbang gabi ay sa ikalima ng hapon. Kayo pong lahat ay inaanyayahang mag-alay ng mga dried goods tulad ng bigas, dilata, noodles at iba pa na ating ipamamahagi sa mga nangangailangan nating kaparokya at mga kababayang taga Tingloy at Isla Verde. Mangyaring magabayan po tayo ng mga gawaing nakapost sa ating FB page. Ikaapat, sa darating pong Sabado ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mangyaring ilabas lahat ng inyong pababasbasan at sabay-sabay nating dasalan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa inyong mga pag-uwi, naway basbasan pa kayo ng Panginoon, lalo tigit ang inyong mga lakad sa araw nito matapos ang misa at pagbisita ninyo sa pamansang Dambana ni Padre Pio. Gayun din ang inyong pamilya, ang inyong hanap buhay at kalusugan, naway basbasan ng Panginoon. Sa ating mga kapatid na nasa online streaming, naway biyayaan kayo ng Panginoon sa inyong araw-araw na pamumuhay.
at biyaya rin para sa lahat ng mga naghahanda ng kanilang mga biyahe dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Basbasa nawa kayo ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, taglayin ninyo ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pupuri sa may kapal ang bukong kalooban dahil sa kadakilan ang ginawa niyang tanan sa kanyang kapangyarihan.